Hospitable. So, na-invita tayo dito sa OMM. So, yan. Yan ang ating founder. Yan. So, ngayon, na papasok po tayo sa loob dahil na-invita po ang ating national founder. Siyempre, kasama na kami na-invita na din. Para para po ito sa ating lahat, ACCW members po lahat. Naway ang patumayan tayo at nakabigyan tayo ng guide ni God, ni Allah, na sana nadami pa tayo dito natin na papakitin ang layunin ng ACCW. Salamat, good morning po sa ating lahat. Wait lang. Okay, nagbabalik. Magandang buhay, Pilipinas. May another guest na naman tayo. Oo. Diba? Another, no? Mga ano natin, mga kapatiran natin sa ng mga Muslim, no? Kanina, ang ating guest is also Sultan. Yes. Ayun. But this time, we're going to talk about yung kanilang non-government organization. Okay. Oo. It's a anti-crime community, mm-hmm. community watch. Diba? Uh-oh. And national founder siya. Oo, national founder siya, no? Parang nakakahanga kasi mahirap na build yun, itong ano na to, itong NGOs na to na yes, nationwide, no? Mm. Na talagang pinalago niya ng ano, ng mag-isa. Yes. Talaga. Oh. So talaga excited na tayo, no, para yes, malaman natin yung sekreto nitong ating guest na national founder and president of ACCW Anti-Crime. Wow. Ayan. Yes. Okay. So let's all welcome na George Ingoy Sali. Okay, so welcome po. Magandang buhay sa inyo, Pilipinas. Opo, sir. Sir ma'am, Ingoy. Maraming salamat po sa pag-invite na po sa amin. So, isa po yan sa mga ikakatuwa po sa samahan. So, makita nila po na kami po ay nandito. Magandang tanghali po sa lahat. Yes, welcome to Magandang Buhay Pilipinas, and also welcome din natin ang kanyang ang administrator tama, na si Ms. Javelyn Vasquez. Okay, Ms. Javelyn. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hello, ayan. Assalamualaikum. Okay. And also our the provincial director ng Zamboanga na galing ka pa ba ng Zamboanga, sir? Yes, sir. Wow, talaga ang layo pa ng pinanggalingan ito. Welcome na welcome. Thank you po, ma'am. Magandang umaga po sa inyong lahat. At mabuhay po tayo dito sa Magandang Buhay Pilipinas po. Wow. Ayun. Rakib, how do you pronounce it? Boga po. Boga. Boga? Yes po. Okay. Sa, opo. Talagang iba, no? Baka magkamali kami pagaling sa mga. Kaya hindi ko nabanggit kanina eh. Kaya hindi ko basa. Ano to ba? Ano to basahin? Ayun. Mr. Rakib Boga. Yes. Ayun. So,
They're from Sambuanga. Yes, po. Mm-hmm. No? Sambuanga po, po. Mm-hmm. Paano mo nabuo ito? So, unang-una po shall ito... Shall I call you kuya? Oh, yes, yes. Okay. Kaya po ito na po, naisip ko yung unang-una po na medyo nangyari sa Sambuanga City, yung nagkagulo. Siege. Opo. So, naisip ko po na nakita ko, nagkulang yata ang mga intelligent natin. So, kung sana marami yung nakapagsabi agad sa ating government, hindi po sana mangyari ang mga ganun. Opo. So, binuo ko po yun sa para huwag na sana mangyari muli. Mm-hmm. Dahil kung marami sa community, so makipagtulungan sa ating mga authority, so hindi na mangyayari po. Dahil ang nagiging kawawa po sa mga may pangyayari na ganun, ang mga civilian po eh. Nasusunugan, nagbubuwis ng buhay, at saka nawawalan po ng mga ari-arian, hanap buhay. So yun po, kaya naisip ko gagawin ito. So ang una po dito, sa alayunin namin, ang pagmamalasakit sa kapwa, pagkakaisa at saka pagmamahalan. So yun po na pinalaganap ko sa buong Pilipinas nationwide hanggang po umabot na kami sa iba't ibang bansa. Mayroon na po kami sa Republic of Dominican, sa Hong Kong, sa Singapore. Laki na ng, so hindi lang national, international. International na po. Mm-hmm. So yun po ang gusto namin, makatulong talaga na sa sambayanan, sa community, para sa ikakagandang buhay. Kaya mapasalamat po ako talaga na na-invite ng Magandang Buhay, dahil ang isa po na hangarin namin yung tulay ng pagbabago. Yes. Yun po ang talagang tama-tama. Bagong taon. Tama-tama. Bagong taon tayo, di ba? Opo. So, hindi naman po yung ibig sabihin, kaya kami anti-crime, yung masama ang paningin mo sa kapwa. Mm-hmm. So, huwag po ganun. Mm-hmm. O hindi forket na gumagawa siya na lang crime, mm-hmm, na masama yun. Yes. So, ang hangad namin, dapat tulungan sila para, mm-hmm, sa pagbabago. Oh, that's po, really great. Ang hangarin po namin, mm-hmm, talaga na anti-crime. At watch. Saka, makalagay, no? Upang po sana, ano ko sa mga lahat, labanan itong kalaban natin ngayon. Mm-hmm. Opo, ang unang-una, tinutukoy kalaban, itong tungkol po sa droga. Mm-hmm. Opo, so sabi ko po sa mga tao ko, ano natin ito, upang matulungan natin ang kabataan, una-una, yung sa bahay natin, kasi andyan ang mga anak natin, apo natin, yes, na huwag natin hayaan, may kayat sila ng kalaban natin. Mm-hmm. Dahil okay po, oh, ituring man natin ito kalaban dahil ayaw natin. Mm-hmm. Opo, itong mga nalalaganap. Mm-hmm. Dahil ang iniisip po ngayon ng karamihan, dahil sa bumabalik ang droga, akala nila ang presidente nagdaan, yun na, nawala na lahat. So, mm-hmm, iniisip ng iba ngayon, bagong presidente natin na may bumabalik, akala nila pinapabayan. Hindi nila nakikita na tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy pa rin. Oo, yes. May nahuhuli pa rin ang ating mga authority. Mm-hmm. Uh-huh. Tutulong po. Yun po ang hangarin namin na kaming lahat. Ang ano ko sa mga tao ko, paliwanag ko na tutulong tayo sa government as in voluntary tayo. I'm sure marami pong may gustong maging parte po ng anti-crime community watch. Paano po ba yun kung kunyari gusto din po nila makatulong, yes, sa inyo, mag-joy, sumali po sa inyo bilang parte ng inyong grupo or ng foundation niyo po, paano po kaya? Opo. So, kung may nakaano po sa amin, kumbaga, in-screen po namin muna. Mm-hmm. Yun po ang ano ko na sa mga tao ko, i-screen sila kung i-required na NBI o kaya police ano clearance, dahil na, yes, baka mahaluan tayo yung mga may record, baka yun ang sumira sa ating samahan. Opo. So, magkaroon ng anay. May qualification lang din opo, po na kailangan masundin. Masundin. Ano ito? Open for
boys and girls, mga lalaki, babae? Boys and girls po, lalong-lalo po sa mga youth. Kasi yan, tamang-tama sa iyo. Kasi ngayon, naririnig natin, yung sa kabila namang lumalaban sa government, itong kaliwaan, so nagkukumbin sila sa kabataan. Akala ng mga magulang, nasa para lang ng mga anak, yun pala, nasa bukid na o kaya nawawala na. So isa po itong inano namin ng mga youth, na advance din kami, nagkukumbinsi sa kanila na para maging may condition sila sa pagtulong sa kapwa at sa kanya sila mapasama. Ang magulang nila hindi na mag-alala sa kanila. Po, diba? Na kumpiyasa, nasa para lang talaga sila po. Yun po, isa sa mga pinaglalaban namin po sa kabataan, inano namin na. So ano kaya ang tatanong ng isang sa kabataan natin ngayon? Miss Jana, di ba? Saktong-sakto nga po 'yun dahil nga po sa aming mga kabataan, gusto rin po talaga naming tumulong. Kaya tinanong ko nga rin po kung paano kami, kung yari ako po makikisama or makikisali sa inyong grupo para magkaroon ng mas magandang foundation at mas malaman namin yung totoong nangyayari sa mundo natin or kaya dito sa Pilipinas at matulungan yung kapwa namin, mga youth din po. Yeah, pwede nating tanungin si Boga, Mr. Boga. Boga. Mr. Boga. Rakib. Boga. Yes, Sir Rakib. Sige po ma'am, pakiulit lang po para kasi di ko alam kung sino pong tatanungin. Meron po ba tayong mga requirements for that na paano po ba sila sumali? Yung mga kabataan natin na gustong mag-join sa inyo. Maging membro. Maging membro for ano, Citizen Watch. Sa totoo po, kailangan na kailangan po talagang may requirements at saka kailangan i-base din natin sa edad nila, di ba? Siyempre, alangan papasok. Kahit naman siya 20 years old, pero yung pag-iisip niya medyo bata pa, hindi pa yung pwede. Kasi po, ang layunin po talaga namin is mag-prevent kami sa mga bata habang hindi pa sila napupunta doon sa pinagbabawal. Yun. So, yung mga magulang nila, yung mga napag-isip-isip nila na gustong sumali dito, welcome naman po lahat. As Muslim Christian lumad po. Open po to lahat, wala po tong criticize dito po. Welcome po tayo alang-alang sa pagtulong natin sa ating gobyerno po. Lalo-lalo sa ating mga community. Ilan taon po ba yung ating ano from 17? 18 and above. Okay. So, yes, 18 and above. So, yung mga willing na mag-support to join us for Citizen Watch. Yes po. Ayan, pwede niyo po silang pwede po kayo mag-join through them. Ayun, si Ma'am Rabia naman para sa mga women, yes, no? Women represent. Ayun. Para to encourage naman ang ating mga powerful kababaihan. Women, mga kababaihan naman yung sa kanya. Ano naman ang contribution ng mga kababaihan? Ayun. So paano po mag-join ang ating mga kababaihan sa inyong ano? Yun nga po, para suporta din po sa mga kalalakihan na yun nga, kung sa mga gustong maka-join, may mga Facebook, mag-message lang po kayo sa mga messenger po namin. Sino yung gustong mag-join, magtanong kung paano ang mechanics, paano ang pagpasok, mga forms, ganun po. May mga directors po bawat probinsya, like provincial director. Bali, ma'am, hindi lang po siya sa Zamboanga mismo. Meron ding different regions. Yes po. Provinces din po na iba. Yes. So, sa ating founder, no, I just want to ask. Kasi, since na may mga director tayo sa bawat region, no, how can you handle all that? Diba? Kasi parang ang hirap nun eh, no? To handle lang yung people mo dito around Zamboanga, tapos magiging worldwide and nationwide, diba? Oo. So, paano po ba natin na-handlean itong ating association, itong organization natin na to? Unang-una po, dahil sa pagmamahal. Yes. Kaya po na galing sa puso talaga. Galing sa puso talaga po. So, at saka sa communication ng mga ano ngayon, sa cellphone. Yes. Doon po natin nandiyan. At saka, binibisita ko rin po sila. Sa dami, no? Sa dami. Oo, kasi
I'm from Palawan, no? Tapos na-surprise ako, that is the reason kung bakit talagang naano ko na. Na na-surprise ako, nakasulok-sulok ka ng Palawan, eh, meron kayo. Yes, talaga na-surprise ako. Kaya sabi ko, oh my God. So talaga, I really want to know these people. That is the reason kung bakit talagang I communicate with them. Nice. Na ano, kasi na, tinignan ko yung ano, kay Ma'am Rabia. So I make friend with them talaga kasi sabi ko, I'm from Palawan and that is also kasi I graduated my high school there. Elementary and high school. So nag halos doon ako lumaki sa Palawan. Tapos after my college, hindi na ako nakabalik. Ayun. Kaya nung makita ko na meron kayo sa Palawan, sabi ko na surprise ako na sinusuportahan nyo ang mga kabataan sa Palawan. And that's I'm good. Happy for and that. That's nice. Talaga. Yeah. Oo. With that being said po, gano'n katagal na po yung organization? Mm-hmm. 2019 yata. Mm. Oh, 3 years old. Almost 3 years old. Almost 3 years na lang. Po. Imagine na, bago pa lang to, pero ang malaki namin. Mabilis malawakan, ang bilis ng ano. Mabilis po dahil sa nakikita nila sa mga nagagawa ng mga samahan sa pagbobolontaryo. Ayun po. Ano po ang may membership fee ba to? Wala po. Ang ano lang po dito, voluntary at saka yung uniform at saka yung ID po para magkakikilala po ang bawat magkapatid. So meron din kayong convention, ganun? Meron din po. Kami meron po ba tayong training para dito? May mga training po ba tayo na ginagawa for this, ano, Sir Rakib? Kaming po, ma'am, ngayon, baka magkakaroon po kami. Yes po, meron po. Oh, wow, this is really good, no? Hindi po yung mawawala, ma'am, kasi kailangan po yan, kasi confidential po eh. Kasi diba, since you do the Citizen Crime Watch, so kailangan natin alert. Matuto na maging alert tayo at matuto ng self-defense. Alertness, diba? Kailangan yan, diba? Mm-hmm. Marami naman po, ma'am, layunin po yung ano ang ACCW. Hindi lang naman to about sa mga lagay ano natin ng mga ano po ba ang ating mission and visions for this, sir? So, yun po ang mission and vision namin na mag-create sa kabataan at saka sa mga kaedad na po natin kung sakali may mga pakuna po, may disaster. Mm-hmm. So, yung mapabilis po ang pagtulong kung sakali na marami tayo, halimbawa sa mga lugar ng Negros, tulad ng mga nakaraan, so mayroon din tayo ng mga direktor, so agad-agad po na makapanawagan ako na kahit kunting tulong makarating doon. Paano? So you're from Zamboanga City talaga? Yes po, yun po ang nagiging mission po talaga namin. Oo, si Sir Sally is a great son of Sharif Blood. Dugong bughaw talaga siya. Ah, talagang bughaw. Okay. He is from Tausog Tribe of Muslims. Oo. Ano ba to, Sir? Ano, kasi medyo curious ako regarding sa Muslim traditions, no? So we have the Tausog. Parang ang dami eh. Ilan po ba to? Tausog, Iyakan, marami po. Ano yan? Talaga? Tribo ba ang tawag? Yes po. Ba to? Oo. So ano naman ang pagkakaiba ng bawat tribo? May pagkakaiba po ba? Sa ugali and culture. At saka culture. Pananamit. Pananamit, ganun din po. Nagkakaiba din po. So pero sa ngayon, nandito tayo sa high society, kaya ang kabataan naiiba na rin. Nadidevelop na rin natin. Nadidevelop na rin po. Pero kung sa mga kabukid-bukiran, andun pa rin po ang mga culture na ano nila. Diyan na nakarating ka na ba ng Zamboanga? Ako, hindi pa nga po. Kaya excited ako kung once makapunta po doon, di ba? Iba ding ganda ng kultura at tradisyon ang makikita natin doon. Yes. Welcome na welcome po kayo ng Zamboanga. Very good. Maraming salamat. Yes.
Oh. Saka napakaganda ng Mindanao. Sobra. Which is, we are promoting now, you know, with BP Sara, na talagang pinopromote na niya ang Mindanao ngayon. Kasi dati, ang aking impression, takot pumunta sa Mindanao. Oh. Dahil magulo, or, you know. Pero this time, it's totally different na eh. You know, na talagang ang laki ng improvement and medyo nagkaroon na ng peace talk and ano yun. Medyo okay na eh, kasi the last time na nag-celebrate tayo for Davao, you know, in Davao, talaga it's very successful ano show yung kanilang maskota. And also katatapos lang ng Bangsamoro sa Cotabato, no? And this coming March, so we're going to promote the Muslim traditions in Batangas naman. Wow. Ayun, yung mga sultan, katulad kay sana sultan welcome po kami dyan. Yes, of course, everybody is welcome. Yes, yeah, kasi para i-promote natin ang tradition and culture ng mga Muslim. Lalo na ang Sambuanga. Lalo na ang Sambuanga. Okay, ma'am, hindi po yan nawawala, mga sir. Hindi po yan nawawala yung mga tradition po yan. Lalo na po kami sa kahit magkaiba po yung ano, iyakan. Iyakan tausog po ako. Magkaiba kayo. Yes po. Basilan po yung ano. Oh. At least kung ano man kayo, tausog or ano, magkakapatid tayong lahat. Muslim man, Tagalog or Visayas, lahat tayo ay Filipino. Yes. Okay. To unify. Yes. So, meron... Yes, totoo yan, kuya, di ba? So, meron kayong gustong sabihin for the last ano natin? Sa ating mga televiewers. So, unang-una po na nagpapasalamat po kami sa inyo sa pag-imbita nyo dito. May pa-ayag po namin kahit konti. So, ganun lang po, open po kami sa lahat. Welcome po ang lahat kung sino ang gusto sasali sa amin. Dahil ang layunin po namin para sa ikakabuti po ng lahat ng bayan natin at saka mula sa community hanggang sa buong Pilipinas po. Yun po ang talagang layunin namin na pagmalasakit sa kapwa, pagmamahal, pagkakaisa. So, wala po dapat na anong tawag doon? Pantay-pantay po. Dapat pantay-pantay po. Yes. Lahat yes. Dito. So, ulitin ko po sa lahat ng ACCW official member, sana huwag po ninyo kalimutan na ang ating pagkakaisa, pagmamahalan, at ang ating kalaban, unang-una ang drug. So, ito po ang babantayan natin na huwag makapasok sa pamahay natin, mga anak natin, hanggat sa kaapuan natin, hanggang sa huling generasyon, sana huwag na mapasok nito. Kaya, tutulong po tayo sa gobyerno na kung sakali na may makita kayo dyan, bulong-bulong po sa kapulisan, yes, o sa authority, para hindi na po sila na lalakas pa. Ang gagawin po natin dito lahat dahil sa ating community, kung tayo ay nagkakatulungan, matitiyak ko po na manghihina talaga sila para po sa lahat ito. Okay. So, mga kapatid ko, maraming salamat sa inyong lahat sa pakikisa sa ating samahan na pagpalain kayo at mabuhay kayong lahat. Yes! Ganda ng message. Ganda mensahe. No? Ganda. No? Maraming salamat. Araw si Ma'am Jevelyn, baka may gustong sabihin. Hindi ko na maisa-isa kayo mga directors at mga members. So, masabi ko lang, mahalin nyo yung mga members ninyo at sa mga members naman, respeto, mahalin nyo rin yung mga directors po ninyo. Dahil ganyan namin kayo kamahal. Wow! Big words! Si director naman, Rakib. Okay. Una-una po, nagpapasalamat po ako sa aming National Founder President na si Sir Jinggoy Najar S. Sali. At saka sa kay ma'am, sa aming admin. At syempre po, kung di po dahil sa kanila, wala naman po ako dito, di ba? So, nagpapasalamat po ako mula sa Zamboanga papunta po dito, hindi nila po ako pinabayaan. So, ngayon, sabi ko, papanindigan ko kung saan ako ngayon. Hindi nila ako talaga pinabayaan.
So, nagpapasalamat din ako dahil hindi din ako mabilang na provincial director ng ACCW kung hindi dahil sa mga member ko, di ba? Mm-hmm. Siguro, nakitaan nila ako na hindi naman masamang tao. Di ba? So, sa totali po, ma'am, sir, isa po akong voluntary na Islamic teacher. Mm-hmm. Doon sa Sambo. Teacher para si sir. Ayun po. Pero pinasok ko po ito kasi ang original ng Islam is anti-crime. Oh. Ayaw na ayaw po ng Islam ang crime. Mm-hmm. Diba? Yun po. Kaya sumuporta po ako sa organization. Naway po sana marami pa po pumasok. Ma-invita natin dito upang magkaroon ng pagkakaisa at pagtutulungan sa ating mga AFP at mga PMP. Mm-hmm. Yun po. Yes. Maraming salamat sa inyo, no? Kulang na naman tayo sa oras, friends. Diyan na, diba? Laging kulang yung sa oras, ano? Yes, okay. Yes. So, paalam na tayo. Maraming salamat sa ating mga special guests for today. Thank you so much talaga sa effort na binigay nyo sa amin na even though gaano kayo ka-busy at kahit na ang layo ng pinanggalingan ninyo, talagang pumunta pa kayo talaga dito. Yes. Sa ating mga viewers, maraming salamat for joining us. Yes, Ms. Jana. Of course, thank you so much, Architect and Ms. Reg, for having me once again as your co-host for today. And sa lahat po ng mga guests na nakausap natin, grabe po yung mga naipayo nyo, yung mga natutunan po namin na sana mabitbit din ng ating mga taga-panood at taga-pakinig. Kaya maraming salamat po. Okay, maraming pong salamat sa ating mga naging guest, sa aking mga naging co-host, si Ms. Reg, yes, ating future pilot na si singer pa, no? The award, Aliyo awardee na si Jana. So maraming pong salamat sa inyong mga mga sultan and ating mga singers mula po sa puso ng magandang buhay Pilipinas. Maraming pong salamat at Happy New Year po sa inyong lahat. Yes! Happy New Year! Yeah.